Welcome to Sir Win's Accounting Lectures. Today, magkakaroon tayo ng pen and paper video problem solving patungkol sa Lecture 02, Pledging of Accounts Receivable. Actually, nasa description ng mismong video lecture na ito, yung problem under discussion. Kung gusto mong sagutan ng solo at balikan ng lecture na ito kapag tapos ka na, mas mabuti. Kasi, ang accounting ay natututunan not by mere listening, but actually by you doing the problem solving. Pero kung may sagot ka na nga, simulan na natin. So again, Lecture 02. Pledging of accounts receivable. And here is our problem. On December 1, 2024, Marek Chris Carrera Manufacturing borrowed 500,000 from Ningning Bank by issuing a one-year note which the bank discounted at 12%. Accounts receivable totaling 1.2 million are pledged to secure the loan. On December 15, 2024, the company collected 200,000 from the accounts receivable pledge. So required journal entries for 2024. Okay? Simple lang ang pledging. Ibig sabihin lang nun, pagsasangla ng receivable ng kumpanya kasi nangungutang ka. Pero the moment na magsangla ka or mag-pledge ka, ikaw pa rin naman ang may-ari ng receivable kasi nga nakasangla lang. So kung titingnan natin, wala talagang receivable financing dito in a sense na nawawalan tayo ng receivable, but rather nakakautang lang tayo dito. So in short, again, ano po yung binabanggit natin? Only the liability transactions, yung pangungutang lamang, ang pinakang may entry tayo. Yung patungkol sa receivable, sa pledging, walang entries yun. Actually, nilalagyan lang yun ng notes, nilalagyan lang sa disclosure na nakasangla yung receivable natin. Okay? To appreciate pa, let's just answer the problem. Sabi nung December 1, okay, 2024, nagkaroon ng pangungutang. So what will be our entry? So we are going to debit cash and credit notes payable kasi nga nakautang tayo. Ayan. Pwede rin pong loans payable kung sakaling sa bank po or notes payable na nga, pwede rin. So ang ating nautang is amounting to 500,000. So i-credit notes payable 500,000. Ang tanong, yan din ba ang i-debit natin na cash? Supposedly, yes. Pero sabi kasi sa problem, diniscount ni bank at 12%. Meaning, binawasan na kaagad ng interest. Therefore, magkakaroon tayo ng additional debit na tinatawag na discount on notes payable. Again, yun yung cases kung saan yung note mo, may interest naman talaga, which is 12% per year, ay kinuha na kaagad or ibinawas na para pagdating ng due date, pagbabayaran mo na siya, okay? Hindi ka na maglalabas ng additional cash para sa interest kasi nga sa simula pa lang, ibinawas na. Again, 12% yun ng ating notes payable. Therefore, our solution for the discount on notes payable would be 500,000 times 0.12, 12%, so 60,000. So magkano ngayon ang ating cash? Cash would be the difference of the two, 500,000 minus 60,000 is equal to 440,000. Sinabi sa problem na ang ating ang pledge is 1.2 million. So yun yung binabanggit natin, wala pong entry doon. Sinabi lamang na yun ay nakasangla. Patunay pa, pagdating ng December 15, sinabi sa problem, nakakolekta tayo ng 200,000. What will be our entry on December 15? Simple lang, we are just going to debit cash and credit accounts receivable. Kasi nakakolekta nga tayo ng 200,000, yung normal lang sa madaling salita. Kasi nga, again and again, nakasangla lang naman, hindi mo naman bininta. Okay? And then, tumuloy pa tayo kasi ang hinahanap ay entries for 2024. Pagdating ng December 31, magkakaroon po tayo ng accrual. Actually, hindi accrual kasi nga, nakuha na agad yung interest. But rather, amortization na lamang talaga nung advance interest nitong discount on notes payable. Again, may lumipas yung panahon. Therefore, sa ayaw at sa gusto natin, meron pong interest yan. So, we are going to debit interest expense and credit discount on notes payable. Hindi po ito accrual kasi nga bayad na. Kung sanang hindi ka pa nagbayad in advance, accrual sana. This time kasi amortization na lamang nung discount. O, how are we going to solve for that? So, 60,000, that is the interest for 1 year. Okay? Eh, alam naman natin ang December 1 to December 31 is just 1 month. So therefore, times 1 over 12 or just simply divided by 12. So again, 60,000 divided by 12 to get the 1 month interest amounting to 5,000. After this, meron pa po ba? Wala na. So inuulit ko lang, ang pledging ay patungko lamang sa liability part dun sa utang. Wala naman talagang masyadong connection dun sa receivable. Disclosure lang, ipapaalam mo lang na talagang siya ay sinangla, siya ay pledged. So yun lamang at maraming salamat.